Zoom. Alright, live sensible comments. Last time, we have shared with you something about sacrifice, wherein Mom Mildred highlighted that a mother is willing to give up even her own life for her children. Patience is more than a virtue. It is a measure of a mother's faith and will suffer until everything that she hopes for happens in reality. And our speaker for today is a perfect one to discuss our topic, because one of his good qualities is being patient. Friends, I am referring to Socrates. A mother is indeed a blessing. This is a reality that I believe no one will disagree. Why? Because of the fact that she carried you in her womb for 9 months. Aside from that, she also kept herself awake when the time that you needed to be fed with milk when you were a baby. She even held your hand when the time that you were about to walk. And she repeatedly cleaned the mess and dirt that you produced by playing. These are some of the things that your mother has endured, not because it is her responsibility, but because God gave her the ability to endure all these things. Kaya naman, sa edad mo ngayon o sa sitwasyon mo ngayon, hindi mo ba na itatanong kung ganoon na lamang o bakit ganoon na lamang ang pasensya na ibinibigay sa iyo ng iyong ina? Ito ay dahil sa sinasabi sa Galatians 6:9. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susunod. Hindi nga naman natin may kakaila na ang pinaghuhugutan ng lakas, gayon din naman ang pag-asa ng isang ina ay galing sa mensaheng iyon ng Diyos. Na balang araw, lahat ng pinuhunan nilang pasensya at pagtitiis ay mararanasan ito at makikita ng kanilang mga anak. May mga pagkakataon na nadidismaya sila o kung pwede naman na sila ay nasasaktan dahil kabaligtaran ng kanilang kung pwede nating sabigi pinapanalangin ang nangyayari o nagagawa ng kanilang mga anak. Subalit, sa pagtitiwala at pananampalataya, at gayon din naman ang pagkakaroon ng magandang resulta na balang araw o pwedeng bahagi ng kanilang panalangin ay maging mabuti ang kanilang mga anak, lalong-lalo na ang magkaroon ng matibay na relasyon sa Diyos. Naaalala ko pa noon na yung aking ina, siya mismo ang nagturo sa akin kung paano manalangin. Gayon din naman ang ipakilala ang Diyos, kahit na sa ibang pamamaraan ng pananampalataya. At masasabi ko nga naman na hindi na baliwala yung pinuhunan niyang pasensya at pagtitiis kung paano ako maturuan. Kahit na mabilis lamang na namalagi siya na nakasama namin, alam ko sa kasalukuyan na siya na ang nananalangin at patuloy na nananalangin para sa amin o para sa akin. Kaya naman sa mga kapwa ko, kabataan, mga anak, nakasama niyo pa ang inyong ina. Huwag natin baliwalain ang kanilang pagtitiyaga. Bigyan natin ito ng magandang resulta nang sa gayon, magagamit nila iyon upang lalo silang magkaroon ng lakas, lalo silang tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Ika nga, sa responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa kanila, tayo ang titignan ng Panginoon kung paano nga ba sila naging mabuting ina sa atin. Now that we are celebrating Mother's Day, let us salute all mothers out there. Let us make them feel that the efforts that they have for us will pay off big time. To all the mothers out there, we love you and we appreciate you. You are indeed godly mothers with patience. To God be the glory. As a mother, kailangan talaga nating maging mapagpasensya
lalo na kung maliit pa at sobrang makulit ang iyong anak. Dahil kung hindi ay every now and then ay pinapalo mo siya, which is not good. And besides, patience is a virtue. I agree with you, Ma'am Karen. Bilang isang ina nga naman, kailangan tayong magkaroon ng mahabang pasensya. Hindi lang dahil sa sinabi mo nga, patience is a virtue. Dahil gusto natin na paglaki ng mga anak natin ay makopya din nila ang galing ito na sa atin. Let us be blessed even more as we have the prayer of salvation. Here is Ma'am Rizzi to lead us. Sige po, let us bow our head. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ako po ngayon ay lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa. Sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Puspusin po ninyo ako ng inyong Santong Espiritu at kabanalan. Kayo na nga po ang siyang masunod sa lahat ng aking mga gagawin at sa lahat ng aking mga plano. Isulat po ninyo ang aking pangalan. Sige po, bagitin po natin ang ating mga pangalan. Basic Reason sa Aklat ng Buhay. In Jesus' name, Amen. This time, let us manifest the power of declaration. Here is Ma'am Mildred to lead us. All together, let us all declare that by the power of the blood of Jesus, we are all COVID-19 free. Coronavirus and all its variants are our defeated foe. No weapon formed against us shall prosper, and that we will enjoy each day of our lives, knowing that we lack nothing. In Jesus' name, Amen. This episode is over, but more episodes are coming. Thank you for continuously supporting our YouTube channel. Until then, this is R5's Live Sensible Commons.